Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Mabad, assalamualaikum warahmatullahi. Mga kapatid, natalakayan ko ito ay aking napanood ito sa YouTube. At nakita ko magandang mapupunan ng aral na i-share sa iba pong mga Muslim at sa mga hindi mga Muslim. Isa itong turista, babae na turista, taga West, I don't know kung European or American, or naging tourist siya. I don't know kung saan lugar ng tourist, hindi man nabanggit, maybe Turkey, maybe sa Lebanon or where. So nakita niya ang mga Muslim sa village, pumunta siya sa village. Nakita niya ang mga mamahirap na mga Muslim na nakatira sa village. So bilang tourist, curious siya, nag-knock siya sa pintuan. Ito'y panahon pala ng Ramadan. Natok siya sa pintuan at bigla siyang binuksan, pinatuloy. Para bang dati na silang kakilala. At bigla siya, bakit? Binuksan ka agad at welcome, there's with a smiling face. At pagpasok niya, nagtaka siya. Nagtaka siya dahil wala siyang nakita ang mga wala siyang nakita sa loob ng bahay maliban lamang sa very old carpet. Nakita niya ang lutuan na very old na lutuan niya, parang dirty kitchen sa loob mismo ng tent. At nagmamadali, nag-offer yung babae, nag-offer sa kanya ng pagkain. Ang nakita lang niya is yung ubos at mayroong tamar. At nakita niya, binigyan siya, ino-offeran siya, pero nasyak siya, bakit siya lang, hindi sila kakain. So yung palahon pala ng Ramadan, so nalagay niya sa isip agad, ay nag-ayo na itong mga tao na ito, ano pang tinuturo niya sa, napalitan yung surprise niya, napalitan ng galit, sabi niya, ano bang tinuturo sa libro nila? It would tell hungry people to be hungry for 30 days. I was angry at the Quran for telling this poor woman not to drink water when always her water is dirty. So I said to the mother, why do you fast in Ramadan? Why? What is the point? And she said to me, I fast in Ramadan to remember the poor. This mother who had nothing in dunya, nothing, will never have perhaps anything in life. She was humbling her heart for other people who had less. What is this? This woman who knew only tribulations was emptying her stomach to thank God. For an empty stomach, what is this? And I thought at that moment, Sheikh, if this is Islam, I want to be. Ay hindi magkain, aralang magugutom sa Ramadan. Iwala na nga silang pagkain. Kasi tamar lang at saka kubos, binigay sa kanya. At sa nakita niyang lalagyan ng tubig, dirty water. Ay hindi mag-inom, wala ngang malinis na tubig. Siyempre siguro ang tubig nila ay ordinary lang, hindi mineral water, yung bang ordinary lang na tubig. So napalitan ng galit, sabi niya, ano bang klaseng tinuturo ang Islam? Ano bang klaseng tinuturo ng propeta nila, yung Quran nila, yung mga aklat nila? Ano bang tinuturo? Magutom lang ang tao? Wala ngang kakainin? At ang tubig nga, bawal din mag-inom, ang tubig ay marumi? So, yan ang napansakukuti niya. Tapos, bigla siyang nagtanong, napatanong siya sa matanda, bakit ba kayo, of course may interpreter siguro, ang daladala niyang interpreter, bakit ba kayo nag-ayuno? Ha? Bakit kayo ayaw niyong inom ng tubig? Ayaw ninyong pagkain? Wala na nga kayong pagkain, halos wala na nga kayong pagkain. Bakit pa? Anong kadahilanan? Ipaliwanag mo nga sa akin, parang medyong may galit siyang nagtatanong.
Sumagot yung matanda, very cool and very relaxed. Sinabi na, young daughter, kami po ay nag-aayuno, hindi po kami kumakain sa panahon ng Ramadan, hindi po kami umiinom sa kadahilanan po para mararanasan namin kung ano ang gutom at ano ang uhaw. Dahil marami po mga tao na walang kinakain, wala rin iniinom, walang tubig. Paano natin ito sila maramdaman? Paano natin sila how to sympathize with them kung hindi tayo makaranas ng gutom? So kami po ay nag-ayuno para po mararanasan namin kung ano po ang gutom, mararanasan din namin kung ano ang uhaw. So yung narinig niya ito, sabi niya, kung ito ang Islam, I should be a Muslim. Mag-Muslim ako. Sa daling sabi, nag-Muslim yung isang visitor dahil lang sa simple nga nakita, kasimplihan lang nakita ng isang visitor, sa Westerners, nakita niya, walang kinakain, halos walang kinakain, kubos lang at tamar, pero nag-ayuno. Ang tubig pa nga ay masyadong scarcity of water, nakita niya, hindi pa umiinom. So yun ang galit niya sa Quran, ang galit niya sa Islam, sa yung sumagot ng isang matandang babae, bigla siyang nagbago at sabi niya, kung ito ang kadahilanan ng Muslim, nag-ayuno kayo dahil lang para maramdaman ang gutom ng iba, maramdaman niyo ang uhaw ng ibang tao, then I don't have any reason, I should be a Muslim. So nag-Muslim siya, mga kapatid. Ito ang magandang aral na nakukuha natin sa mga taong sa nag-awa ng Allah, ay guided by Allah, sila ay nag-Muslim. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunod. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.